din ang panalangin tinuro sa atin ng ating Panginoon. Ang lahat po ay magsiluhod bilang tanda ng paggalang sa banal na Espiritu sa katauhan ng ating minamahal na Apo Kunching. Sumainyo ang kapayapaan kay buti ng Ama, kay dakila niya. Pag-ibig niya'y wagas, salita niya'y tapat, pangungusap niya'y ganap. Kaya tuntuwirang siya'y mararamdaman, totoong kikilalanin, lahat pag-aaralan, wiwikain niya, sasabihin niya, iisipin ng tao, damdamin ng tao, kung sa may nakasalalay, doon muna hihingi ng patnubay lahat ng tao'y madarama ang kalooban ng kapwa nila. Ang may pandinig ay nakarinig. Maaari niyo po bang ipakiulit yung inawit niyo? Sige nga. At bibigyan natin ng pahayag na habang tinataas ang Biblia, ito ang tinuturan. Sige nga. Di ba't sadya ang sarili dapat mahina? Stop. Stop muna. Oh, di ba't ang sarili mo hinahain mo sa kapwa mo? Kung totoo mong hinahain ito sa sarili mo at kapwa mo tao, ay binibigyan mo ng sadyang tunay na pagmamahal at katotohanan, makapaglilingkod ka ba ng nahihirapan ka? Naglilingkod ka bang sumasama loob mo? Makapaglilingkod ka bang nahihirapan ang isip mo? Di ba't kay gaan lahat kapag bukal sa puso mo? Sapagkat masaya mong ginagawa ito, di ba? Tuloy niyo. Thank you.
Yan ang pawang katotohanan. Dalisay na pagmamahal, sisibol, mabubuhay sa iyong kalooban kapag tapat kang nagmamahal, kapag totoo kang nag-aalay sa kapwa mo ninuman. Sapagkat yun ang padadama sa iyo ng Ama, yun ang nararamdaman mo dahil totoo ang ginagawa mo sa Kanya, dahil tapat ka sa Kanya. Sapagkat hindi mo gagawin ang bagay na ukol sa kabanalan na makapagpapabuti sa kapwa mo kung hindi ang Diyos mo ang pinahandugan mo. Sa madaling salita, anumang ginagawad mo at ginagawa sa kapwa mo na dito nagmumula, wala kang masamang diwa. Wala kang iniisip na makakasama sa kapwa mo. Wala kang iniisip na masama ang kapwa mo. Wala kang iniisip na nakalilito. Wala kang pag-iisip na nakagugulo. Sapagkat payapa mong inilalagak ang iyong sarili dahil sa Ama mo. Tuloy. Stop. Inyong pagnilayan. Lagi niyong damhin yung kapwa niyo kung may naghihirap ang loob. Hindi yung sarili niyo lang ang dinadama niyo. Paano niyong nasasabing may pag-ibig kayo kung hindi niyo nararamdaman ang hirap ng loob ng Ama, kung paano kayo nagpapahirap, nagpapasakit ng loob ng kapwa niyo? Hindi ba't yung paglingap na bukal, kasiyahan ng kalooban, kasayahan ng puso ninuman? Sapagkat anumang binigay mong bukal sa puso mo, anumang hinandog mong bukal sa pag-ibig mo, anumang ginawa mong mabuti sa kapwa mo, ikaw muna ang masisiyahan sapagkat sa'yo dadaloy ang nararamdaman mong mabuti dahil ginawa mo yung para sa Ama't hindi para sa'yo. Kaya, ang sino mang totoong naghahandog at tapat ang pag-aaral na ang Ama'y buhay, totoo kong magturan, sigurado, hindi sila manghihinawa, hindi sila mababagot, kundi, sapagkat araw-araw mong itong minimiting ginagawa, bibigay ng Ama sa iyo kung paano ka aliwin sa ginagawa mong ikinasisi at ikinalulugod niya. Tuloy. Kaya't lagi niyong tatandaan, yan ang gustong pagmamahalan ng Ama. Yung matwid na naisa sa larawan, totoo siya. Yung matwid na napapakita sa kapwa mo, tapat ka. Yung totoo kung papaano ang Ama mo'y buhay na nagahari sa iyo, na naibabahagi mo sa kapwa mo, hindi pa kunwari, paimbabaw lamang ito. Kaya kapag pa kunwari, paimbabaw, napakarami niyong makikita. Sapagkat hindi niyo makita yung kabutihang loob ng Ama, na dapat yun ang nangingibabaw, na dapat yun ang nangunguna. Kaya kapag marami kayong nasusuri sa kapwa nyo, nagiinit ang ulo nyo, sumasama loob nyo, hindi matwid para sa pananaw niya. Sapagkat ginagawa nyo yun para sa Kanya, anong kinasisi at kinatutuwa niya kung ginagawa nyo man yun, may sama ng loob kayo. Kaya ang bawat ginawang mabuti, hindi lang kayong gumagawa ng mabuti ang nasisiyahan, kundi mismo'y siya. At ang bawat may pag-ibig sa paglagak sa kapwa, hindi lamang kayo ang maaaliw, kundi siya. Sapagkat siya at kayo'y magkaisa. Yan ang palatandaang iisa kayo sa Kanya sa pamamagitan ng Espiritu niya. Kaya nawa, mapatotohanan nyo sa ginagampanan nyo, sa ginagawa nyo, hindi masama ang loob nyo, hindi nahirapan ang loob nyo, hindi nagugulumihanan ang isip nyo, hindi nababagot ang isip nyo, hindi nagtatalusira ang isip nyo, hindi nag-aalinlangan ang isip nyo, sapagkat ang pag-ibig ng Ama ang suma sa inyo. Kaya mga mahal, wag lamang inaawit ang isang awitin, dapat ang nilalaman nito ay pinagninilayan at natatanto kung ano ang kahulugan ng binibigkas ng inyong bibig. Sapagkat, kung puro pagbigkas lang at walang pagninilay, hindi nyo matatarok ang mabuting kalooban ng Ama at di nyo mananamnam ang nilalaman ng inyong sinasabi. Sapagkat, kung anong bukang bibig, siyang laman ng dibdib. Kaya, kung lagi kang may galit, kung magsalita, kung magwika, hindi pa nawawala ang nasa loob. Sapagkat, hindi maaring magsalita ka ng kabutihan na masama loob mo. Hindi maaring magsalita ka naman ng masama na mabuti loob mo. Kaya kung anong laman ang isip mo, nasasabi ng bibig mo, lalo na higit kung masama loob mo,
lumalabas ang natural mo. Buhay bang ama? Kaya wika ng ama, magpakatotoo lamang ang tao sa kanya, mararamdamang matwid kung sino siya. Kaya't ang nagmimiting wag ng magkasala at ayaw na ng pagkakasala, pikit mata, pinid ang bibig, sarado tenga, sapagkat ayaw nang magkaroon pa ng ibayong pagkakamali, pagkakasala. Kaya nga, ang wika'y maliwanag, kapag nagtimpi kayo, hindi kayo ang makagagawa ng pagtitimpi nyo bilang tao. Ngunit na pagtimpian nyo ang anumang pinagtimpian ninyo dahil sa Espiritong suma sa inyo na matimpiin, mapagmahal, mapagparaya, mapagpakumbaba, mapangunawa, mapagpatawad. Kaya nga, papasok ngayon yung buhay na pananampalataya nyo at buhay na pag-asa. Maghahari ngayon yung mabuting kalooban nyo at magandang pandama, sapagkat mabubuhay ang pag-ibig na matapat na nagmula sa Ama. Ang may pandinig ay nakarinig, magnilay, magbulay, magtanto kayong ganap. Suriin ang sarili, aminin sa sarili, at ang Ama ang masisihan, matutuwa sa bawat pagsuko nyong tapat sa Kanya. Mula kay Lucas. Kaya't sinabi ni Jesus, tiyak na sasabihin ninyo sa akin ang kasabihang ito. Manggagamot, gamutin mo muna ang iyong sarili. Marahil sasabihin pa ninyo, gawin mo rin dito sa iyong sariling bayan ang mga nabalitaan naming ginawa mo sa Kapernaum. Tandaan ninyo, walang propetang kinikilala sa kanyang sariling bayan. Ngunit sinasabi ko sa inyo, maraming byuda sa Israel noong panahon ni Elias nang hindi umulan sa loob ng 3 kalahating taon at nagkaroon ng tagutom sa buong lupain, subalit hindi pinapunta ni Elias si Elias sa kaninuman sa kanila, kundi sa isang byuda sa Serapta, sa lupain ng Sidon, sa dinabi namin ng mga maiketong sa Israel noong panahon ni Eliseo, wala ni isa mang pinagaling at nilinis maliban kay Naaman na isang taga-Syria. Ngunit ang lahat ng nasa sinagoga nang marinig ito, nagsilayo sila at itinaboy siyang palabas, papunta sa gilid ng bundok na kinatatayuan ng bayan upang ihulog siya sa bangin. Ngunit dumaan siya sa kalagitnaan nila at umalis. Yan ang tao, ang nagtuturo ng totoo, siyang ginagawa nilang masama sapagkat hindi nila kayang amining masama loob nila. Kaya minamasama nila ang mabuting turo, ang magandang panukala at magandang aral. Subalit, dahil matuwid ang Ama, alam ang gagawin ng mga taong iyon, hindi nila nakita dumaan sa gitna nila ang anak niya. Mga mahal, gagawin kang bulag ng Ama upang ang katotohanan na siyang nasilid na sa iyo ay huwag nang mawala pa, bulag sa sanlibutan. Gagawin kanyang bingi sa katotohanan na narinig mo ng lahat upang huwag nang maligwak pang isipan mo sa lahat ng kamalian na naririnig mo sa kapwa-tao. Gagawin kanyang pipi kung maaaring isarado ang bibig mo upang huwag nang magkasala pang bibig mo, yamang ginagawa niya ng mabuting nilalabas niya ay ang mga aral niya. Kaya naman itong amang matwid kanino mang tao na nasumpungan siya at kinilala, minimiting siyang manguna, nagahari siya sa kanila, nagnanasa siyang mapayapang isipan nila. Kaya naman ang dahil ang amang nasa isip at damdamin nila, pinapayapa nga sila, napapatag nga loob nila, hindi na binabalik yung dating sila, yung dating kay gulo ng isip nila, yung dating nalilito sila, yung dating laging may galit ang isip nila, yung dating masama loob nila,
sapagkat ang pinanghahawakan nila ay ang salita niya at siya naman mismo ang nangunguna sa kanila. Kaya naman hindi sila maunawa ng kapwa nila sa mga sinasabi nilang totoo nang dahil sila'y nagpapakatotoo. Subalit, ang ama ay ama noon ngayon at kailanman, kaya naman ang mga anak niyang tapat at totoo ang damdamin nila sa kanya, sila naman ang nakikinabang, silang nasisiyahan. Mga mahal, masarap ang pakinabang na mula sa ama kaysa bagay. Maligayang madarama ng pag-ibig na totoo kaysa pakunwaring pag-ibig. Mapayapa ang dulot ng ama sa mga anak niyang nabibigyan niyang katuunan sapagkat ang isip nila ay siyang pinagtutuunan man din. Mga minamahal, walang pagkabula ang salita. Gigiyagisin ka bilang tao. Ngunit, kung ang nangungunat nagahari sa iyo'y banal na espiritu, walang mananaig na panggigiyagis ang masamang espiritu sa iyo sapagkat mas makapangyarihan ang mabuting espiritu kaysa masamang espiritu. Palatanda at patutuo, mabuti ang ama kaysa kay demonyo. Ang may pandinig ay nakarinig, sumayin niyo ang kapayapaan. Kung nakabubuti sa kapwa ninyo, kung ano ang para sa kanilang mabuti at nakabubuti rin sa kanila, anumang ginagawa nila, kayong mabuti ang layunin, masaya kayo dahil masiyasahan sila at natutuwa sila sa mabuting nakakanta nila. Ngunit kung hindi totoo yung kabutihan ninyo, kapag nakikita niyong napapabuti kapwa niyo at nagiging mabuti ang nagiging kalagay nila, may masamang loob kayo. Sapagkat hindi kayo natutuwang sila'y mapabuti samantalang kayo ang tingin niyo'y mabuti kayo. Ganyan lamang ang tao, ang wika niya, mabuti naman ako, bakit siya pinabubuti ng Diyos? Hindi sa lahat ng mabuting magsalita, hindi sa lahat ng mabuting mangusap, ay nandoon ang kabutihan ng puso. Pakatanda ninyo, ang pag-ibig ng Ama, nagahari sa katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa litot gulong pag-iisip ng tao. Sama-sama na layunin, sama-samang hangarin. Kaya nga't kung mabuti ang layunin at hangarin, ang mimithiin, mapabuti rin ang mga kapwa nila lang. Ang may pandinig ay nakarinig, mapapalad kayong napapabuti at pinabuti ng Ama dahil nakita niyang mabubuti ang isip nyo at layunin. Subalit nang dahil siya ay Ama na nagbibigay ng karapatan sa mga anak niya kung paano tumatag-tumibay sila, ang mga pinagdaraanan ninyo'y hindi ito parusa. Kundi ito ay pagpapatatag, pagpapatibay na kung maghahari siya sa inyo, ang daramhin niyo'y siya, pakatandaan nyo. Sa mga pinagdaraanan nyo, mapagtatanto ninyo, bakit nyo na kaya? Samantalang kung kayo'y tao nga lamang, sinasabi nyo'y kay hirap, mahirap, nahirapan kayo, bakit nakatatawid pa rin kayo? Bakit nakasasadyad pa rin kayo? Bakit nakakahulagpos pa rin kayo? Alalaumbaga sa madaling salita't matwid na pangungusap, may nagbibigay tatag sa inyo. Kaya nga't, kapag nasuri ninyong hindi tao ang nagpatatag sa inyo, purihin niyo ang Ama. Kapag nasuri ninyong hindi tao ang nagbigay saya sa inyo, purihin niyo ang Ama. Kapag napakita sa inyo na di bagay at salapi ang kinatutuwa at kinasisiya ng buhay ng tao, purihin niyo ang Ama. Sapagkat maaring dapat ay mahabag maawa pa kayo sa kapwa niyong nalilibang sa sanlibutan, naaaliw sa sanlibutan at pagkatawang hinaharap, hindi ang kanyang katotohanan. Mga minamahal, mapapalad kayong nagmimithing patuloy na makapaglingkod at sa inyong paglilingkod, minimithin ninyong maging matwid sa pananaw ng Ama. At sa inyong pagiging matwid, nagmimithi kayong makapanaan sa Kanya at sa inyong mga mithiin na mabubuting layunin na nagtugmang isip niyo't damdamin, kayo rin ang masisiyahan, kayo rin ang magagalak. Sapagkat siyang liwanag ng buhay, siyang katotohanan. Ang may pandinig ay nakarinig, sumayin niyo ang kapayapaan. Nekkaramenehanam. Sadyang ganyan ang buhay ng tao, sadyang ganyan ang tao sa mundong ito. Halimbawa, ang magkasama
sa isang kasalan. Halimbawa, ang coordinator, hindi niya gusto yung catering at may gusto siyang iba. Re-reject niya lahat para sa kanya kasi may gusto siyang kuhanin eh. Kaya sasabihin niya lahat kung anong mali. Ito namang nagpapakatotoo tapat na gusto niya maging maganda at maayos ang kanyang gawa. Pagsisikapin niya itong maging maganda at maayos. Kaya yung laging may pintas, yung laging may sindak, yung laging maraming sinasabi, pag kumilos ang ama, siyang mapapahiya. Yan ang pakatandaan niyo. Sapagkat kung sino yung nagpapakababa, siyang kanyang tinataas. At kung sino nagpapakataas, siyang kanyang ibabagsak. Maliwanag. Kaya kung magkamisan, kung tunay kayong lingkod, kapag may tinunguhan kayo, dito nakatunang inyong isip, dito nakabasid ang inyong mga titig, hindi doon sa okasyon na inyong pinagtutunguhan at hindi doon sa bagay na inyong ginagampanan, kundi kahit nasaan kayo, pag-aralan nyo pa rin ang pagkilos ng Ama sa buhay nyo upang di kayo mawalay at maligwak bilang tao sa lupa. Sapagkat, hindi maaring kung ano tinutunguhan mo, yun ka. Kung kayo'y mga tapat at totoong lingkod, kahit nasaan kayo, sino ka sa limuhan ninyo, ang kaloob sa inyo'y hindi mawawala kahit kayo'y nakatahimik, nakatitig at nagmamasid. Sapagkat, naroon sa diwa nyo'y Ama, nasa puso nyo siya, kaya't ang isip nyo'y hindi pang tao ang naririnig nyo, kundi ang salita niyang nangungusap para mapakita sa iyo kung anong dapat at marapat. Sa gayon, kahit kanino kayo makitungot, makisalamuha, mapapatotohanan pa rin ang taglay nyo'y di nawawala sapagkat kahit saan kayong dako magtungo, naroon ang kaloob ng Ama sapagkat kahit saan naroroon siya. Mga mahal, kung gayon lamang ang ginagawa ng tao, kahit sinong kasalamuha, kahit saan magtungo, hindi mawawala ang mabuting espiritu para magtanto, para magsuri, para mangalaga, para magsalita at wiwikain, yan ang tao sa mundo. Mga mahal, mapapalad kayong di nasusubukan kung saan kayo dako naroroon at ang pinangingibabaw nyo'y ang katotohanan at ang Ama na sa inyo'y nagbigay buhay. Hindi ganang maunawaan kayo ng kapwa nyo, subalit tulad ng nagkatawang tao, sino man ang nakaharap, hindi pinatalo ang kalooban ng Ama. Sino man ang kausap, hindi pinanaig ang pagkatao, kundi ang espiritong taglay niya. Kaya't kung lahat lang ng tao may mabuting espiritong taglay, hindi mananaig at mangingibabaw ang pagkatao, naroon pa rin ang mabuting kaloob, ipadadam at pakikita ng Ama, saan ka man anak ko, kasama mo'y ako. Mga minamahal ko, yan ang mundo, yan ang tao. Kung sino kaharap, siya kausap. Ngunit ang Ama, magkaiba sa tao't mundo. Saan man magtungo, hindi mawawala ang kanyang kabutihan. Sino man ang kaharap, hindi mawawala ang kanyang pagmamahal. Kaya't ang sino man nakadamat, nakakilala sa kanya, nagkakaisa sila kahit saan sila. Mga minamahal ko, mabuti ang Ama, dakila siya, tapat kanino man, di siya marapat ikahiya, di siya marapat ipangangahiya, kundi dapat siyang ipakilala, ipangalandakan, at ang matuwid ay iyaral. Sapagkat wala kang dapat katakutan, kundi siya, wala kang dapat kahiyaan, kundi siyang bumubuhay sa iyo. Mga minamahal ko, kung matuwid ang ginagawa niyo, kahit kanino'y makapangungusap kayo, kahit ayawan kayo, matutuway Ama, kahit di kayo tanggapin, tatanggapin niya kayo, ang mahalaga siya pa rin ang sa inyo. Kaya sa inyong lahat, sumayin niyo ang kapayapaan. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay bang Ama? Tapat bang Diyos? Totoo bang Diyos? Dakila bang Diyos? Kaya kung gaano ginagawa ng tao ang perfect na kanyang gusto'y ma-perfect, ngunit hindi siya matuwid at hindi siya totoo, pakikita ng Ama kung sinong totoo. Mapapakita ang katotohanan sapagkat mayroong taong tuso. Subalit ang Ama, hindi tuso. Sapagkat ang demonyo'y tuso. Kaya ang tao, kapag tuso, demonyo. Buhay bang Ama? Kaya sa inyong lahat, katotohanan ang sa'ki tinuturan, ang mabuting kalooban magharing tuwiran at ang kapayapaan sa inyo'y daratal. Sapagkat ang katotohanan ang magpapalaya kanino man,
kaya't kung ang katotohanan ay taglay ninuman, ang katotohanan ang siyang magbibigay tuwat galak sa puso ng tumangga. Ang may pandinig ay nakarinig, sumainyo ang kapayapaan. Nek karamenehanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Dakila ba ang Diyos? Kaya mula sa ikalawang sulat, sa ikalawang aklat ng mga hari, sa Syria ay may isang pinuno ng hukbo na nagngangalang Naaman. Mataas ang pagtingin sa kanya ng hari, sapagkat sa pamamagitan niya ay pinapagtatagumpay ni Yahweh ang Syria sa mga labanan. Si Naaman ay isang magiting na mandirigma, ngunit siya ay may sakit na ketong. Minsan, ang mga taga-Syria ay nakabihag ng isang dalagitang Israelita. Naging katulong ang dalagitang ito ng asawa ni Naaman. Sinabi nito sa kanyang Panginoon, "Kung ang asawa ninyo ay lalapit sa propeta na nasa Samaria, tiyak na pagagalingin siya niyon." Nang marinig ito ni Naaman, pumunta siya sa hari at ibinalita ang sinabi ng dalagitang Israelita. Sinabi naman ng hari, "Sige, pumunta ka at magpapadala ako sa iyo ng sulat para sa hari ng Israel." Pumunta nga si Naaman na may dalang 350 kilong pilak, 6,000 pirasong ginto, at 10 magagarang kasuotan. Dala rin niya ang sulat para sa hari ng Israel. Ganito ang sabi sa sulat, "Mahal na hari, ang may dala nito'y si Naaman na aking lingkod. Nais ko sanang pagalingin mo siya sa kanyang ketong." Nang mabasa ito ng hari ng Israel, pinunit niya ang kanyang damit at sinabi, "Ako ba'y Diyos na maaaring pumatay at bumuhay? Bakit sa akin niya pinapunta ang taong ito para pagalingin sa kanyang sakit? Baka naman humahanap lang siya ng dahilan para magdigmaan kami." Nang mabiltaan ni Eliseo ang ginawa ng hari, ipinasabi niya, "Bakit kayo nababahala? Papuntahin ninyo siya sa akin upang malaman nilang may propeta rito sa Israel." Nalaman nito ni Naaman, kaya sumakay siya sa kanyang karwahe at pumunta sa bahay ni Eliseo. Kasama ang marami niyang kawal na nakasakay sa kabayo at mga karwahe. Ipinasabi sa kanya ni Eliseo, "Pumunta ka sa ilog Jordan, lumubog ka ng 7 beses at magbabalik sa dati ang iyong katawan. Gagaling ang iyong ketong." Nang marinig ito, galit na umalis si Naaman. Sinabi niya, "Akala ko pa na may sasalubungin niya ako, tatayo sa harap ko, tatawagan ng Diyos niyang si Yahweh, at ikukumpas ang kanyang mga kamay sa tapat ng aking ketong at ako'y pagagalingin. At bakit hindi na lang sa mga ilog ng Damasco tulad ng Abana at ng Fartar na mas malinis kaysa alinmang ilog sa Israel? Hindi ba pwedeng doon na lang ako maligo para gumaling?" Ngunit lumapit sa kanyang mga lingkod at sinabi, "Ginoo, kung mas mahirap pa riyan ang pinagagawa sa inyo ng propeta, di ba't gagawin ninyo iyon? Gaano pa iyang pinaghugas lang kayo para luminis?" Kaya pumunta rin si Naaman sa ilog Jordan at naglublob ng 7 beses, gaya ng ipinagbibili ng propetang si Eliseo. Nagbalik nga sa dati ang kanyang laman at kuminis ang kanyang balat tulad ng kutis ng bata. Si Naaman at ang kanyang mga kasama ay bumalik kay Eliseo. Sinabi niya, "Ngayon napatunayan kong walang ibang Diyos sa ibabaw ng lupa kundi ang Diyos ng Israel. Narito, pagdamutan ninyo kung itong aking nakayanan." Ngunit, sinabi ni Eliseo, "Saksi si Yahweh ang buhay na Diyos
na aking pinaglilingkuran, hindi ako tatanggap na kahit ano. Pinilit siya ni Naaman, ngunit talagang ayaw niyang tumanggap. O kay buti ng ama, kay dakila niya. Maari naman nga kung saang malapit na ilog na lamang. At kung saan ang palagay niyang mas malinis. Ngunit bakit doon pa? Sapagkat yun ang sinasabi ng Espiritu kay Eliseo. Sapagkat yun ang inaatas kay Eliseo, doon sa ilog Jordan siya magtungo. Sapagkat si Eliseo hindi makapangyarihan. Sapagkat si Eliseo walang kapangyarihan. Sapagkat si Eliseo hindi siya magpapagaling. Kaya naman, itong sinaaman na matarik at mataas, akala niya'y hahaplusin na lamang o dili kaya iyaharap sa kanyang palad niya at sasabihin, magaling ka na. Ganyan ang tao sa mundong ito. Ang gusto'y ura-urada pagdaka, walang sakripisyo. Ang gusto'y ura-urada, eto na pagdaka, ang tingin sa tao'y Diyos na tulad ng Diyos, Ama. Ngunit di nila natatanto, alipin lang ang mga ginagamit niya. Nagpapaalipin lang sapagkat masarap umalipin ang Diyos nila. Nagpapagamit lang sapagkat naramdaman nila ang sarap ng pagpapagamit sa Kanya. Naunawaan nila kung papaano sila ay masaya dahil sa Kanya. Naramdaman nilang pag-ibig na tapat dahil sa Kanya na hindi nila nararamdaman bilang tao sila. Na kahit anong makita nila sa unang buhay nila ay hindi nagkaroon ng katulad sa kapantay ng pag-ibig na naramdaman nila. Na hindi naramdaman ang saya at ligaya tulad ng nadama sa Kanya. Yaw ng palatanda at patuto, iba ang ama, iba ang mundo, iba ang bagay. Kaya nga, kung totoo at matwid na nakakilala ng tao sa ama, ahanap-hanapin nilang pandamang naramdaman nilang yaon. Aapuhapin nila sa isip nila at diwa kung papano'y nangusap siya noon. Subalit, kung nagpahalaga pa rin sila sa sanlibutan, at nagpahalaga sila sa katauhan nila, yaw na nga'y unti-unting namamatay at di na nila mararamdaman sapagkat di nila maunawaan kung ano't sino ang tinanggap nila. Tao, mapapalad kayong tigib ng pangunawa ang puso nyo at tigib ng pagkilala sa tinanggap ninyo, ipapaunawa niya kung sino siyang nagahari sa inyo, bagamat may pagdalisay at pinagdaraanan kayo, subalit hindi niya nilulugmok ang pagkatao nyo, subalit hindi niya nililuto ang isip nyo, subalit hindi nagdaramdam ang puso nyo, subalit hindi nahirapan ang katawan nyo, subalit kayo napapayapat, tulog pa rin kayo, at napapalago kayo ng laway nyo. Sapagkat, alam nyo, hindi kayang gawin ito ng mundo, hindi kayang gawin ito ng tao, hindi kayang bigay ng salapi nyo, hindi kayang bayaran ang bagay nyo. Sapagkat iba ang ama, iba ang tao. O tao, katotohanan ang tinuturan ko. Kaya nga, kung totoong nakakilala na ang tao sa kapwa-tao niya, hindi pa nakikilala loob niya. Hindi pa nasusuri isipan niya. Subalit ang amang nakakilala at nagpadama sa kanya, natarok na kalooban niya, nabasa na ang isip niya. Kaya ngayon, dahil siya naman ang nakakakilala at mismo'y nakabatid sa kanya, matwid na silang tumatahak sa landas niya. Sapagkat napakagaang dumaan sa maluwang na bintuan at daan, napakahirap makapasok sa pintuang masikipot at masikip. Ngunit, piling-pilit siya lang sala, sapagkat kung makitid pa pang unawa, kahit kailan hindi makakaunawa ang makitid na isip, kaya ang ama, sa makitid na pintuan, doon niya pinadadaan ang mga anak niya, kung paano ito'y minamatan niya, tinutuwid niya kung paano sila'y huwag namang masaktan sa pagmimithin sila'y makasadyan doon. Mga mahal, katulad ni Naaman, nang dahil mas gusto niyang siya'y gumaling kaysa magmatarik, magmataas, ibinigay niya ang sarili niya, sinunod niya, tinupad niya, nakamit naman niya ang tinuran ng makapangyarihang ama. Na tao ang ginamit, na tao ang nagbigkas, na tao ang nag-atas, nag-utos baga. Samantalang, hindi nakita ang nangusap na totoo. Tao, noon, ngayon, at magpakailanman, matutupad, magaganap pa rin ito sa ibabaw ng lupa, sa mga anak ng ama nang isip nila'y matwid na tinanggap, kinilala siya. Sa pamamagitan ng aral niya, nabubuksan, lumalawak higit pa ang mga kaunawaan
na binibigay niya, sapagkat siya ang daanang buhay, ang kapayapaan, at ang kagalakan. Nekaramenea hanam. Kaya naman ang mga anak niyang patnubay ng Espiritu Santo, ang nasa sa kanilang katauhan, di mawawaan maunawaan ng kapwa nila, sapagkat ang matwid na sinasabi nila'y baluktot para sa isip nilang baluktot. Ang totoong sinasambit nila'y hindi totoo para sa kanilang isip nalito, sapagkat ang amay matwid at diretso, ang sinabi niya at ipatutupad niya, may takda ang lahat. Tao, kung nababatin niyo lamang kung paano't sino ang ama, magmimithi kayong habang kayo'y dinadalisay, masasabi niyong Panginoon ko at Diyos ko, tapang ng loob ko'y bigay mo, kalinisan ng isip ko'y maghari, at ang kapayapaan ko'y pangibabawin mo rin ito. Tao, hindi madamot ang ama, hindi mainisin ang ama, hindi mabagutin ang ama, hindi kailanman siya talusira. Kaya nga, kung nagmimithi kayong ito'y kamtin niyo, patuloy niyong hanapin ang aral at salita niya at patuloy niyong masusumpungan ang totoo niyang gawa. Nekaramenea hanam. Kaya't maliwanag niyang sasambitin, magtibay ka lamang anak ko, sapagkat sa pagtitibay mo'y may pakikita ako sa iyo. Magtiwala ka lamang anak ko, sapagkat sa pagtitiwala mo'y may magagawa ako sa iyo. Tiisin mo lang ito anak ko, sa pagtitiis mo'y makikita mo kung anong tiniis mo't binatalang alang sa akin, at lahat ng nakamtan mo, masasabi ko sa iyo, ako'y buhay na buhay anak ko. Kaya sa inyong lahat, sumainyo ang kapayapaan, pag-arian kayong tuwiran, malubos ang kasiyahan, kagalakay inyong kamtan. Nekaramenea hanam. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Tapat ba ang Diyos? Dakila ba ang Diyos? Kaya't sa bawat araw na pagkilos at pagtupad ng Ama, ikaw na anak niyang nagmimiting makatalim at sumunod sa Kanya, di man perpektong magawa mo kung ano ang layo niya, ang bawat araw na pagmimiti mong makatupad at talimay sa iyo, upang sundin mo kung sino siya at ano siya, di mo namamalayan. Sa wala mong karaman at karunungan sa unang buhay, sinisidlan ka, nasisidlan ka, dumarami na kasilid sa iyo, hanggang isang araw ang naisilid niya'y pakinabang mo na pala. Sapagkat walang hindi siya magagawa, wala siyang hindi gagawin sa ikabubuti man din. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekaramenea hanam. Yan ang pagkakaiba ng isang apo kunching at naturalesang kunching. Kapag nakakita ka ng sa dating pagkatao mo, at dahil mahal mo ang pamilya mo, sigurado pananaigin mo yung pagkatao mo. Ngunit bilang apo kunching, dudulog ka at sasabihin mo, Ama, ikaw nang manguna't maghari. Yamang pinakikita mo sa akin ang lahat, pakita mo rin ang totoo kung sinong dapat. Kaya nga, hindi ka maaring magsalita ang masama sa kapwa mo, hindi ka maaring makasira sa kapwa mo, kundi idulot mo sa Ama, bahala siya. Buhay bang Ama? Kaya dahil nagmimintis ba ang salita niya,
Hindi, dahil walang pagkamintis ang salita niya, mapapatotohanan niya ang tunay na may malasakit sa kapwa niya. Ipakikita ng Ama ang tunay na nagmamahal sa kapwa niya at ang gusto'y pagkita lamang, ipakikita ng Ama. Kaya nga, maging ganap kayo at maging marapat kayo, ang katapatan at pagiging totoo, ang Ama ang tagumpay. Pagharian kayo, nekaramenehanam, nekaramenehanam, nekaramenehanam. Ang may pandinig ay nakarinig, sapagkat may mga taong, lalo na kung walang alam at alam na mayaman, anin na lamang karitin niyan. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo ng tuwiran, malubos ang sa inyo'y kagalakan o tao na aking mga minamahal. Kaya naman napakita nila sa iyo, hindi siya mukhang bayad, hindi siya nagpapasuhol, sapagkat hindi gayon ang kanyang Ama na nagturo, nagbigay ng tama at marapat. Hindi siya nasuhulan, sapagkat ang Ama ay dinagpapasuhol. Kaya nga, pinanaig ang kanyang salita, pinangibabaw ang kanyang gawa, pinagbigay alam kay Eliseo, nagkaroon ng dali na kapangyarihan ng sinambit at nakinabang itong sinaaman. Mga mahal, kay rami na niyang tinunguhang manggagamot, ngunit sa ilog lamang, tubig lamang, nagkaroon ng kagalingan. Yan ang Ama. Ibinibigay niya sa iba't ibang kaparaanan at pamamaraan ang kung anong nararapat at dapat sa mga anak niya, kaya't kung makikilala lamang at makikita lamang ang kabutihan niya, masasabi ng mga anak niya, okay, buti mo nga pala, Ama. Ang may pandinig ay nakarinig, sumainyo ang kapayapaan. Nekaramenehanam, nekaramenehanam, nekaramenehanam. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Kapag nasa larangan ka na ng katotohanan na Espiritu ang nag-uusap at nagbibigay sa iyo, ang masakit sa iyo, di mo gagawin sa kapwa mo. Ang nakasisira sa kapwa mo, di mo ipapahamak kahit kanino. Buhay ba ang Diyos? Naririnig mo, ngunit binibigyan mong matuwid ang kapwa mo, pinupulaan, sinisiraan. Kaya mapapalad ang mga totoo na nakikipagtotoo na di man alam nung kanilang kapwa, pinagtatanggol sila. Ngunit sa mga lahi at kaanak kaya ng matwid at totoong lingkod, lahat nga kaya ng kahaluha nila at kasalamuha ay may matapat na pagnanasa sa kanila. Hindi man sila gumawad katulad ng ginagawad ng tapat at totoong lingkod, may amang gumagawad, may amang gumaganti. Sapagkat siya'y matuwid at tapat sa lahat. Ang may pandinig ay nakarinig. Kaya kapag pinangibabaw mo ang pagmamalasakit sa kapwa mo, hindi mo pahihigit ang layon at gusto ng sarili mo. Kaya nga, matutupad ang nasa awit. Ulitin nyo nga mulit, diretso inyong buuin. Di ba't sadya may kapwa ang sarili?
Yan ang pawang katotohanan. Huwag yung minimiti mong kapwa mo'y pinapahiya mo't mapapahiya mo. Sisiraan mo't nasisira siya sa ginagawa mo. Sapagkat kung matid mong nakilala ang ama't nasa puso mo na siya, ano mang masakit sa kapwa mo, di mo man siya kaano-ano, masakit din para sa'yo. Sapagkat iba na damdamin mo. Sapagkat ang damdamin mo'y siya na. Sapagkat ang kalooban mo'y siya na. Hindi na damdamin mo, hindi na sarili mo. Dahil ang pag-ibig na iyo'y binuhay na sa'yo. Kaya ano na ang mimithin mo? Hindi lamang kapakanan mo, kapakanan ng kapwa-tao. Ang may pandinig ay nakarinig. At haba namang minimithi mo ang kapakanan ng kapwa mo, e binibigay naman ng Ama ang matwid na aral niya sa iyo, at bawat pinaghari niya sa iyo, makikita mo kung paano siya nangunguna sa buhay mo. Kaya naman ang dating si ikaw ay bago na pala, di mo pa alam. Nang masuri mo, iba nga palang dinulot sa iyo ng ama mo, iba nga palang dulot ng mundo sa iyo, at iba nga palang gawa ng tao at nang gawa niya sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ang may pandinig ay nakarinig. Panahon ng pagninilay, panahon ng pag-aayuno, hindi na kailangang magmukhang asim ka muna at di na kailangang magmukhang malungkot ka para ikay magsabing nag-aayuno ka at nagsisisi ka, kundi kahit maganda itsura mo at nakatawa ka, ang loob mo'y nakatawa, nakaisip ka ng maganda, nakita ng Ama ang pag-aayuno mo'y totoo sa Kanya. Ang may pandinig ay nakarinig. Sa unang panahon ng matatanda, hindi kumakain ng mga karne. Pag ito'y mahal na araw, munggoraw at isda, ngunit kinakain naman nila ay pagmumura. Anong pinagkaiba naman? At anong naiba? Kahit kumain ka ng karne na di naman binawal ng Ama na karning yaon, huwag ka lang kakain ng mura mo at minumura mo'y kapwa mo, daig mo pa nag-ayuno ng lumuhod kang palakad. Ang may pandinig ay nakarinig. Itama nyo na ang pagtitiwala nyo sa Ama. Itumpak nyo na ang pananampalataya nyo sa Kanya. Isabuhay nyo na ang aral niya at siya na mismo ang magbibigay ng saya ng puso nyo at siya na rin mismo ang papayapa ng loob nyo, papanatag at magiging kasiyasiya ang madarama nyo. Siya nang magbibigay ng kapayapaan ang isipan nyo, sapagkat siyang kapayapaan, siyang kagalakan at kapanatagan. Kaya nga't, nagbata ka nang hindi kumakain, di mo kinain ng mga gusto mong kainin, di ka namang makapagbata sa iyong galit at pagtitimpi, wala ka, anong silbi? Magnilay, magbulay, magtantong tuwiran, kahit na ang masasama. Kinakain nila ang laway nila. Dinura nila parang asong hinamod at hinimod. Bakit? Nagsasabi ng tapos, hindi nila nagagawa. Subalit ang Ama, kapag binigkas niya, totoo tutop din niya. Maliban kapag nakita ka at sinabi niya, pag di ka nagbago, parorosan kita. Pag nagbago ka, gagawad ko galak sa'yo. Pag nakita niya yaon, mangyayari tao sapagkat siya'y totoo, mangusap sa mundo. Ang may pandinig ay nakarinig. Kaya kayong mga maliwanag ang kaisipan, malawak ang pangunawa, hindi nga ba't siya ay ang salita at gawa? Wikang maliwanag, ako ang salita, ako ang gawa. Wika ng Amang dakila. Kaya nga, patotohanan ninyo. Mayroon kayong liwanag. Kaya't tanglawan nyo kapwa nyo. Malawak ang pangunawa nyo. Kaya't unawain nyo'y kalbo. Huwag nyong sabunutan kung walang buhok ito. Huwag nyong
Murahin ang hayop, sapagkat walang isip. Asal hayop, kaya kapwa niyong asal hayop, huwag niyo rin tigibid kayo ng galit, sapagkat kayo rin ang matitigma ng luha dahil walang pang unawa. Sama niyo lahat ilagak, sa kanya niyo hingi ng tawad kung ang kapwa niyo nagkakasal at matuwid kayo. Ngunit wala kayong karapatan para magparusa at hatulan ang sinuman. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekaramenehanam, nekaramenehanam, nekaramenehanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat po ba ang Diyos? Totoo po ba ang Diyos? Opo, tapat, totoo ang Diyos. Kaya dahil tapat, totoo ang Diyos, lahat ay sumigaw nga ng Amen. Mahina po, sa dami nyo na yan eh. Amen. Kulang pa. Amen. Yan. Pag umemen po, ibig sabihin sumasang-ayon kayo. Sang-ayon nga po ba kayo ng Diyos ay dakila? Amen. Sang-ayon nga po ba kayo ng Diyos ay makapangyarihan? Amen. Sang-ayon nga po bang siya ang liwanag? Amen. Kaya magtiwala kayong lahat. Congratulations muli sa mga kaps na napakaramit, napakagaganda ng kanilang tema, ng kanilang mga usapin. Kahit hindi po ako lumuwal, kahit hindi ako nakaluwal, ngunit napakapapalad ng mga kaps na inaamin yung kamalian nila sa una, natanggap nilang dibaling pagtawanan sila, dibaling hamakin ng kapwa nila lalaki, nasabihin sa kanilang, eka, pero tinanggap nila ang kanilang kamalian, iniamin nila ang kanilang kamalian, at sinuko nila ang kamalian na way patuloy na isuko at patuloy na makilala ang Ama Madama upang maging matibay kayong haligi ng tahanan. Buhay ba ang Ama? Kaya nawa patuloy kayong lumago. Tandaan nyo lagi, sa bigil nyo, hindi si Apo Kunching ang makikinabang. Sa bigil nyo, hindi si Apo Kunching ang Diyos nyo na pinagbabahagi at binabahagi. Tandaan nyo, anumang ginagawa nyo dito sa lupa, hindi kay Apo Kunching nyo nilalagak at binibigay. Tandaan nyo, anuman ang natutunan ninyo, kayo rin ang makikinabang kung sinasabuhay. Tandaan nyo, anuman ang naipakita sa inyo na kayo rin ang nasiyahan. Tandaan nyo, ang Ama na lulugod din kasama kayo. Ang may pandinig ay nakarinig. Kaya lahat kayong mga tagasunod, mga lingkod, tandaan ninyo, hindi si Kunching ang sinusunod nyo, hindi si Kunching ang sinusundan nyo, hindi si Kunching ang pinaglilingkuran nyo, hindi si Kunching ang inyong Panginoon. Kaya anuman ang ginawa nyong pagbabago sa buhay nyo, hindi si Kunching ang maliligaya at matutuwa, kundi kayo mismo at ang Diyos Ama na nakamasid sa inyo. Kaya kayong lahat na nagsisikap at nagsusumakit na magpakatotoo at magpakatapat, hindi si Kunching ang malulugod, kundi una ang nakalulugod habang minamasdan kayo ay lugod na lugod sa ginagawa nyo, na nakalulugod, nakatutuwa, at kayo mismo sa puso nyo'y madarama ang ginawa nyong mabuti. Sapagkat kayo mismo, di nyo namamalayan kung paano kayo inaaliw, di nyo alam kung paano kayo lilibangin, at di nyo namamalayan na kasasadyad pala kayo araw at maghabi, araw at gabi, maghapot magdamag, na wala kayong kamalayan, araw at gabi, nakatun pala sa inyo ang pansin ng Diyos Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang tao kapag alam niyang wala pang kabihasnan. Halimbawa, kumbaga sa musmus pa yung kapwa niya, aba, minamata-mata niya. Ani na lamang, apakan, tapakan niya. Dahil kayang-kaya niya. Ang tao, kapag ka
Alam niyang mas magaling siya. Sulong lang ng sulong, para kung sino siya. Kapag kumilos ang ama, pahiya siya. Alam kong may magagawa ang ama. Alam kong may, yan ang ugaling tao. Mapagmagaling, mapagmapure. Ngunit iba ang ama. Alam kong may magagawa ang ama. At patotoo, katotohanan, pag ang magkakasama'y nagkakaisa, tunay na magandang samahan, lahat maayos. Alam kong may magagawa ang ama. Alam kong may magagawa ang ama. Parang ang ganda yata ng pagbabago, ano? Pagka, di ba kayo rin nasisiyahan sa pagbabago? Winika niya, manalik ka na bawat araw. Yan, tama yan, para matamnan kayo ng matamnan. O, magpakasaya kayo. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong, tandaan nyo, batahin nyo ang mga dananas niyo sa lupa, sapagkat di sa buong panahon ay dito kayo mananahan. Paglanan nyo, kaluluan nyo, paglalanan kayo ng ama. Alam kong may magagawa ang ama. Alam kong may magagawa ang ama. Ay, pagka winika niya, manalik ka na bawat araw. Ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig mang kinatanggapi. Alam kong may magagawa ang ama. Alam kong may magagawa ang ama. Pagka winika niya, manalik ka na bawat araw. Ako sa inyo'y may nakalaan. Oh, kamusta na ka? Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig gumagin at tanggapi. Alam kong may magagawa ang ama. Alam kong may magagawa ang ama. Pagka winika niya, manalik ka na bawat araw. Ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga parte-parte minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig mang kinatanggapin. Alam kong may magagawa ang ama. Ayaw. Alam, ayaw, ayaw sa inyo. Magagawa ang ama. Lagi niyong tatandaan, may magagawa ang ama.
Pakatandaan niyo yan, lagi siyang may magagawa. Na sa dating pagkatao niyo, dating pag-iisip niyo, damdaming tao, di niyo kayang paniwalaan yan. Ngunit katakataka na bakit nang ika'y buksan ang pangunawa, inyong pagnilayan, ang mga kataga sa banal na aklat. Nabuksan ika ang pangunawa nila at sila'y nakaunawa. Basahin niyo na sa Biblia yan. Sa makatwid. Sarado pa pala ang pangunawa ng taong di nakakaunawa. At dahil lumalapit siya at naghahanap siya sa kanyang Panginoon, ang masumpungan niya ang kanyang Panginoon, binuksan ang pangunawa at nakaunawa. Kaya kayong lahat, hanapin niyo ang Panginoon. Ang amang dakilang walang hanggan ang kapangyarihan nang masumpungan niyo ang kanyang unawa at sa inyo'y ipaunawa. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay ba ang Diyos? Tapat po ba ang Diyos? Dakila ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Oo, tapat, dakila ang Diyos. Tapat, dakila ang Diyos. Walang pagkabula ang kanyang salita. Iba't ibang pamamaraan ang ginagamit niya para ang tao'y pasayahin, aliwin, pagalakin, buhayin. Iba't ibang kaparaanan ang gamit niya at pamamaraan ay binibigay sa mga anak niya para paunlarin, umunlad ang buhay. Iba't iba ang gagawin niya at pamamaraang nagagawa niya para makakilala sa kanya. Iba't iba ang ginagawa niya at nagagawa niyang kaparaanan para makadama at kumilalang lubos sa kanya. Napakarami niyang pamamaraang ginawa mula pa sa una at hanggang ngayon magpakailanman, gagawa pa rin siya ng kaparaan at pamamaraan para siya'y madama, makilala at makaunawa ang mga anak niya. Nawa nga, sa panahon niyo at kapanahunan niyo ngayon, makakilalang lubos kayo at makaunawa. Pagharian kayo mula ulo hanggang talampakan sa pamamagitan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Umayo kayong taglayang galak sa puso nyo, maliwanag yung kamti ng paghahari ng Ama sa buhay nyo, at manahan sa isip nyo ang kabutihan at ang kapanatagat galak naman sa puso'y gayon din. Pagpalain kayo. Mababait kayo, no? Tinitingnan ko kayo, nakita ko kayo, pero hindi ako Diyos. Sabi nga ng Panginoon, eh, siya lang ang Diyos. Eh, wala naman pong malala, malma, may. Bukas pa. Bukas po, alas 11 ang gawain natin. May mas po tayo ng 2:30 at inaanyayaan ko po kayong muli. Bukas po. Kung paano ng nakaraang taon, ngayon po isang taon na, ang aking magulang, kaya kayo po inaanyayahan ko sa misa natin bukas. 11 po, lahat po nang dadalo. Hindi po kami mag-iimbita. Lahat lang po nang dadalo. Kasi, basta po, lahat nang naririto, ayun po, sa misa. Bukas po, alas 11, ang gawain natin, alas, start, 11, 2:30 mas, ayun, katapos po, may konti tayo salo-salo, yun po. At, ngayon po, pagpaumanhin, dahil may mission po kami, ano po, at kailangan maaga ako makauwi, dahil mayroon naman po akong mimissionan mamaya, pag-uwi ko. May gagawin po kasi ako, no? Sa patnubay ng Ama, Anak at Espiritu Santo, magalak matuwa po kayo. Panaligan at magtiwala kayo na anuman ang inyong kahilingan ay pagkakalob ng Ama, matuto lang kayo magtiis, maghintay baga. Anuman ang inyong karamdaman ay pagagalingin niya. Sapagkat siyang Diyos ang daanang katotohanan at buhay at ang kagalingan ninuman. Pagpalain kayo. Wala na po lalap. Bukas na lang po. Sige po. Magbibiyahe pa po kami. Malayo ang aming misyon. Salamat po.